Sa isang maliit na nayon, may isang masiglang manguukit na nagngangalang Mateo. Siya ay kilala sa kanyang kahusayan sa paggawa ng kahoy na mga likha, ngunit sa kabila ng kanyang galing, may pagkaahas si Mateo. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa kagubatan, napansin niya ang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga puno ay unti-unting natutuyo, at ang mga ilog ay nagiging madumi. Nagkaroon ng pangangailangan si Mateo ng mas maraming kahoy para sa kanyang mga proyekto, kaya't mas inalisan niya ng halaga ang kagubatan. Ngunit sa paghusad ng panahon, napagtanto ni Mateo na mas dumarami na ang mga kalamidad at pagbabago ng klima. Naglahad sa kanyang harapan ang epekto ng kanyang mga gawain sa kalikasan. Sa gitna ng kanyang pangungulila sa mga dating masaganang kagubatan, isang dilag na may mabuting puso ang nagpakita sa kanya. Ang dilag ay isang representasyon ng Mother Nature. Mateo, aniya, ang kalikasan ay kailangan ng ating pag-aalaga. Ang pagputol ng maraming puno at pagbabago ng likas na anyo nito ay nagdudulot ng pinsala sa buhay. Huwag nating kalimutan ang ating responsibilidad na maging tagapangalaga ng kalikasan. Sa pagkakaintindi ni Mateo sa mensahe ng dilag, nagbago ang kanyang pananaw. Nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang mga gawain at itaguyod ang kampanya para sa reforestation at pagsasaayos ng mga apektadong bahagi ng kalikasan. Sa pag-unlad ng kanyang advokasya, nakita niya kung paano unti-unting bumabalik ang ganda ng kalikasan. Natutunan ni Mateo na ang tunay na yaman ay hindi lamang matatagpuan sa material na bagay kundi pati na rin sa kalusugan ng kalikasan at kabutihan ng ating mga gawain. Sa pagtutulungan ng lahat, ang muling pagbangon ng kalikasan ay nagtagumpay, at ang mga tao ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pag-aalaga sa Mother Nature. Ang kwento ni Mateo ay naglalaman ng aral na ang pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan ay nagdudulot ng masaganang buhay para sa lahat.